Hey, what's up? Once again, this is Carl Serrano of Team Genuine, and right now andito ako sa Talisay, Batangas, sa Club Balay. So kung mapapansin nyo dito sa likuran ko, ayan, it's already I think 5 PM ng hapon. So the sun is setting kasi ano na ngayon eh, November na. So mabilis na bumaba yung araw, and nandito ako sa malapit sa Taal Volcano. So tingnan natin, ayun, kung makikita nyo, andun siya. Yan. Andito ako right now kasi konting vacation lang. Konti lang naman. Hindi naman masyadong vacation. Konti lang. Sakto lang. Kasi 2 days lang naman yung magiging stay namin dito. So, ginawa ko tong video na to kasi mayroon akong gustong itanong sa'yo. Okay? Mayroon akong gustong itanong sa'yo, which is, ayaw mo ba talagang yumaman? Hindi mo ba talaga gusto na yumaman? Kasi kung sasabihin mo sa akin na oo, ayokong yumaman, well, parehas tayo noon. Nung nagsisimula pa lang rin ako, nung wala pa akong achievements, nung isa lang akong regular na college dropout, 2 beses ako naging dropout, and dati akong service crew sa Jollibee para sa inyong mga hindi pa nakakakilala sa akin. So ayoko rin naman, ayoko din. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba ayaw natin? Most of the time kasi, pag sinabi kasing pagyaman, ano yung unang pumapasok sa isipan natin? Ano yung unang pumapasok sa isip natin kapag sinasabi yung salitang pagyaman, mayaman? Most of the time, most of us, ang nagiging unang reaction natin, nagiging association natin pag sinabing mayaman ay hindi maganda. Tama? Negative. Okay, meron tayong negative association pagdating sa salitang mayaman. So, bakit? Most of the time, ang nagiging reaction kasi natin, ang nararamdaman natin, huwag yumaman kasi masamang maging mayaman. Ewan ko kung pares kayo sa akin kasi ganun ako dati. Masamang maging mayaman. Bakit? Kasi masama daw ang pera. Money is the root of all evil. Diba? So, ganun yung connotation, ganun yung association natin. Kaya, sabi ko dati, ayokong yumaman. Ay, hindi ko gustong yumaman. Okay lang yung ano, yung sakto lang. Diba? Sakto lang. Okay na ako dun. Pero, later on, na-realize ko na, kaya hindi nagiging maganda yung takbo ng buhay ko, ay dahil kung ano yung gusto ko, hindi aligned sa kung ano yung ginagawa ko. Anong ibig ko sabihin? For example, gusto ko na, yung sinasabi kong sakto lang, ang gusto ko talaga is yung katulad nitong ginagawa ko ngayon. Nakapag-travel ako, meron akong time freedom, nagagawa ko kung ano yung gusto ko, kahit papano, di ba, meron akong financial freedom, hindi na ako namang problema sa mga bayarin sa bills, hindi ko na iniisip yung mga bagay na yan, kasi yung kinikita ko, sobra pa sa pagbabayad lang bills, di ba, nabibili ko naman yung mga bagay na gusto ko, kahit papano, di ba, so, ayun, nagagawa ko kung ano yung gusto kong gawin, nakakain ko yung gusto kong kainin, yung hindi, pagkakain ako sa labas, hindi ko na kailangan na titingnan ko pa yung presyo nung kinakain ko kasi alam ko kaya ko namang bilhin. So, nadadala ko sa magandang lugar yung, ayun, yung girlfriend ko kasi yung parents ko as of now, malayo sa akin sila. So, kahit paano, nakakapagbigay-bigay naman ako sa tatay ko kasi yung nanay ko nasa US. So, alam mo yun. Nag-work rin siya doon, nagtatrabaho rin siya doon, and yung nanay ko very strong independent woman siya. So ang ginagawa ko para sa kanya right now is nag-iipon ako para mabigyan ko siya ng negosyo para pag-uwi niya dito sa Pilipinas, hindi na niya kailangan na magtrabaho pa. So yung negosyo na lang namin na ibibigay ko sa kanya, yung pagtatrabahuhin niya, kasi yung nanay ko ayaw niya ng ano, ayaw niya ng umaasa lang sa yun, nakaganyan lang, ganun yung nanay ko, kaya buti naman. Okay, kasi dun ko rin naman na sa kanya yung pagiging ganun. So by the way, kasi nabanggit ko lang sa inyo, maraming bagay na ano, na itong bagay na mga na-achieve ko right now, hindi ko naman siya na, wala naman ako nito noon. So after na-achieve ko siya, after ano na eh, 4th year na sa network marketing business, 4th year ko na, 5th year ko na. So actually ngayong taon na to is 5th year ko na. So 2 days from now, kasi ngayon
na ginagawa ko tong video nito is November 13. So, 2 days from now, ika-fifth year ko na sa network marketing industry, 5 taon na. So, matagal na din. Matagal ko na rin siyang wina-workout, matagal na rin ako. Tsaka, marami na ako na-experience na sobrang daming failures and rejection. Nanggaling na rin ako sa iba't ibang MLM company. So, marami na rin ako na-experience. So, late sa, siguro sa susunod na video ko, ikukwento yung regarding about doon. Pero, yun nga, unti-unti ko na nakukuha yung mga bagay na gusto ko. Hindi ko pa naman nakukuha lahat, pero unti-unti ko na nakukuha sa edad ko ngayon. So, as of this year, 2018, I'm 23 years old. So, kahit pa paano, di ba, nakukuha ko na yung mga bagay na gusto ko sa ganitong edad. So, noon, hindi ko to nakukuha. Obviously. O, hindi ko siya nakukuha. Wala ko nitong mga bagay na to noon. And, ang isa sa mga reason kung bakit ay yun. Kung, yung katulad doon sinabi ko kanina, kung ano yung bagay na gusto ko, hindi siya aligned. Okay, hindi siya nagtutugma sa kung ano yung ginagawa ko. Okay, kasi nga sabi ko, ayaw kong yumaman. Ayaw kong yumaman, okay lang doon sa sakto lang. Pero later on, na-realize ko na lahat ng bagay na gusto ko, lahat ng bagay na gusto kong ma-achieve, hindi naman para lang sa akin, kundi para sa family ko, para sa future family ko, hindi ko makukuha kung hindi ako magiging mayaman. Diba? Kasi pansinin mo, lahat ng bagay na gusto natin sa mundo, halos karamihan dyan, hindi na, ang mga nakakakuha niyan, yung mayayaman. Mayayaman, yung totoong mayayaman, hindi social climber ha, mayayaman talaga. So, sabi ko, kailangan ko pala talagang maging mayaman para ma-achieve ko yung mga bagay na yun na gusto ko. And, hindi yun masama kung hindi naman masama yung hangarin mo. Diba? Kasi nga, nagkaroon tayo ng notion, nagkaroon tayo ng association na pag sinabing mayaman, basta mayaman, masama ugali. Nabuo lang naman yun dahil sa mga walang kakwenta-kwentang telenovela na pinapanood natin sa TV na scripted na hindi naman totoo eh. Kasi pansinin mo, sa halos lahat ng telenovela na pinapanood natin sa TV, actually, di ako nanonood ng TV kasi nga basura yun para sa akin. Lahat ng ano doon, wala namang kwenta. Kaya nga, yung mga buhay ng Pinoy hindi naman talaga madrama, nagiging sobrang madrama dahil sa kakapanood ng telenovela eh. So, ako hindi ako nanonood nun. So, kung mapapansin mo, sa bawat telenovela, almost every time, yung kalaban o yung kontrabida, palaging ano? Mayaman. Yung bida, palaging ano? Mahirap. Eh, tayong mga Pinoy, gusto natin, bida tayo eh, diba? So, ano tayo ngayon? Mahirap. Hindi mo ba napapansin na ang TV talaga, kinawa yan para mag-program ng tao. Kaya nga siya tinawag na television programming. Pinoprogram ka niya na maging ganun ka kung ano yung pinagin mo pinapanood. Diba? Katulad nung nabanggit ko kanina na hindi naman talaga madrama ang buhay ng Pilipino. Nagiging sobrang madrama lang dahil sa kakapanood ng mga walang kakwenta-kwentang telenovela na hindi naman totoo na scripted naman. Diba? So, alam mo yun. Kaya, nung matutunan ko yung ano na yun, matutunan ko yun na walang kakwenta-kwenta yung panonood ng television, especially ng mga telenovela. Siguro yung exempted na lang yung mga weather reports. Nung natutunan ko yun, nung na-realize yun, tinanggal ko na yung TV sa bahay namin. Matagal na ako hindi nanonood ng TV. Siguro mga 4 years na din. Or 5 years na din. Kasi simula nung matutunan ko, hindi na talaga ako nanonood. Yun lang guys, marami tayong bagay na gusto sa buhay na kaya hindi natin nakukuha kasi hindi nag-a-align kung ano yung gusto natin dun sa ginagawa natin. So, una yun, kung sasabihin mo paulit-ulit mo na sasabihin na, ayoko naman maging mayaman, ayoko naman maging successful, okay na ako sa kung ano meron ako. Just make sure na hindi ka nagre-reklamo every time na nahihirapan ka. Okay, kung ipipilit mo pa rin sabihin na, okay na ako sa ganito, okay na ako sa ganyan, sakto, okay lang ako sa sakto. Make sure na hindi ka nagre-reklamo sa mga bagay na nangyayari sa'yo. Okay, make sure na hindi ka nagre-reklamo tuwing kinukulang ka, hindi ka nagre-reklamo tuwing kapag kami kasakit sa family mo na hindi mo alam kung saan kakukuha ng panggastos, yung nagkakautang-utang ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, yung tipo na mas malaki pa yung interest ng utang mo kaysa sa binaba, isa sinasahod mo. So make sure huwag kang magre-reklamo. Kung yun talaga yung paninindigan mo na okay ka na sa sakto lang, okay ka na sa ganyan lang. Okay, so yun lang guys, I hope meron kayong na-realize na kahit konti dito sa video na ginawa ko. Maraming tao nagsasabi na gano'n. And naintindihan ko naman kayo kasi nag-start rin naman ako na ganyan na hindi ko rin naman na gusto na
alam mo yun, sabi ko nga noon, okay na ako, basta alam mo yun, hindi lang ako namo problema pagdating sa mga bills, sa mga bayarin ko. Pero mangyayari kasi yun kapag ka, ano eh, lahat ng bagay na gusto natin makukuha natin kapag ka naging mayaman tayo. Yun ay kung gusto talaga natin na makuha yung mga bagay na gusto natin. Pero kung hindi naman, kung okay ka na dyan at sinasabi mo na okay ka na dyan, yun nga, just make sure hindi ka nagre-reklamo. Kasi okay ka na pala eh. Okay? So, ayun, marami ka natutunan dito sa video na ito. Make sure i-share mo to dun sa mga taong kakilala mo na sa tingin mo ay magbe-benefit. Especially sa friends and family mo. I-share mo to dun sa mga taong magbe-benefit. Make sure na mag-like ka dyan kung nagustuhan mo yung video. And mag-comment ka kung sakasakali meron ka mga katanungan para masagot natin lahat ng mga katanungan mo. Okay, so once again, this is Carl Serrano of Team Genuine. See you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!